Hello guys! Gusto niyo bang matuto kung paano mag-face swap gamit ang Photoshop? Bantaye! Bantaye! Okay, so mga kabantaye, after a while, nagkaroon ulit tayo ng panibagong Photoshop tutorial. Kasi nga, medyo naging busy tayo sa pandemic. Naging busy din tayo sa paggawa ng mga educational videos para sa DepEd TV na ipapasa namin sa region. Hopefully makapasa, okay? So ngayon naman, kaya ako nakagawa ng bagong Photoshop tutorial kasi mayroon tayong kabantaye na nag-request paano daw mag-face swap gamit ang Photoshop. So madaming salamat nga pala kay Sir Alfie Pia, okay, sa iyong suggestion. So eto na Sir Alfie Pia, at sa mga kabantaye natin dyan, kung may gusto pa kayo matutunan sa Photoshop, i-comment nyo lang kasi kapag nakapag-reply ako, ibig sabihin, nakita ko yung comments nyo and try nating gawa ng paraan or try nating mag-sched ng tutorial. Okay, so eto na. Let's start na. Huwag na natin patagalin pa. So, bantay eh. Okay, so still, I'm using Photoshop CS6. Okay? So, ganito lang yan. Napakadali lang mag-face swap. So, hindi talaga siya ganun kahirap. Siguro kaya nyo gawin... Pag nasanay na kayo, kaya nyo lang gawin within 10 seconds. Depende sa bilis ng kamay nyo. No? So, ito na. So, maghanap ako sa Google. Na. Okay, so halimbawa, yung gusto ko, si Superman. Ito siya. Okay? So, ito na. Si Superman. Okay, kinuha ko sa internet. Sa Google, of course. So, ito. Maghanap tayo ngayon ng mukha ko sa PC ko na... Mas maganda kasi mas effective yung pag-face swap mo kapag medyo malapit sila ng angle. Kasi kapag kapag magkalayo sila ng angle, parang magiging tabigi yung mukha. Okay? So since face swap naman yung gagawin natin, hindi yung papalitan natin yung buong ulo, kundi yung part lang ng mukha. So eto siya, maganda tayo ng halos magkalapit na angle. Okay? Okay, so ito yung napili natin mukha, yung nung nagpakalbo ako. Okay? So kung yung makikita, so si Superman, kung nasa ating point of view, nakatingin si Superman sa left side natin. Okay, tama. O, sa left side natin. Ako naman, yung sa akin naman is nakalagay sa right side. Okay? So mamimili kayo ngayon kung alin yung i-flip nyo. Either yung mukha nyo yung i-flip nyo or yung subject ng inyong face swap. So yung sa akin, ayoko namang i-flip yung mukha ko kasi parang ang nangyayari niyan, tumingin ako sa salamin, di ba? So dapat yung i-flip ko na lang yung subject ko. Kaya nga mas maganda kapag magkaparehas ng angle na talaga yung napili yung napili yung subject for face swap. So eto na lang si Superman yung i-flip natin. Para ma-flip si Superman, punta lang tayo sa edit, transform, ayan yung transform, flip horizontal. Yan, okay. Parang pumangit si Superman bigla, no? Now, sa transform kasi madami dito mga flip na kayo na bahala mag-discover, okay? And then copy paste natin yung face ko lang, yung face lang natin yung kunin natin. I-zoom in muna natin. Yun, para ako dito. Parang kakalabas lang Now, so pupunta tayo sa dito sa lasso tool. Meron diyang polygonal lasso tool, okay? Parang freeform siya, okay? So, kapag hindi nyo nakita yung polygonal, punta lang kayo sa lasso tool, right-click nyo lang, polygonal lasso tool, okay? Click. And then, yung mukha nyo, yung kukunin nyo lang, hindi yung buong ulo, okay? Face swap nga face, hindi naman head swap. Kung head swap, iba naman yon, okay? Face swap. So, remember, dapat maglagay tayo ng space sa mga between eyebrows and the skin, parang ganun, para... Merong guide si Photoshop later. Okay, lagyan natin ng konting space. Okay, so mukha lang talaga yung kukunin ko. Hindi ko nakakunin yung sa baba. Yon. Op, lagyan ng konting space. And close. Okay, so ito na. Then, click Ctrl C. And dito, click Ctrl V kay Superman. Okay. Bakit parang hindi pa rin ako na... Parang hindi pa rin tama yung pagka-flip natin. Now, this time, i-resize natin yung face. Okay? So, click Ctrl T. Resize. Remember to hold Shift para proportion yung pag-resize mo ng yung face. Kasi pag hindi ka nag-Ctrl Shift, either lalapad siya or papayat siya. Parang ganun, no? So, ito na. And then, if you want, kung gusto talagang itama,
sa inyong subject, bawasan nyo lang yung opacity para makita nyo yung mata ng subject nyo at doon nyo itutok. Yun, at saka saka kayo mag-gaganyan. Pero ko, sa experience ko, mas maganda na ako na lang talaga yung nagde-decide kasi diyan ko makikita eh kung ano ba talaga parang normal na mukha na siya. Okay, so hindi ko alam bakit parang hindi ata maganda yung subject na pinili ko. Bakit si Superman pa? Magkalayo kasi kami nung ano, no? Nung face shape, parang ganyan. Medyo palapad ako. So eto, para sa akin, parang ito yung normal na laki dapat ng aking mukha kapag inilagay ko siya sa face ni Superman. Okay, parang mas maganda kapag flip na lang siya ulit. Try natin si Superman i-flip ulit ha. Kapag gusto nyo i-flip ulit si Superman, click nyo lang yung layer ni Superman, layer 1. Okay, or kapag ano, kapag nasa background si Superman, or yung subject, pasensya na, gumagamit na ako ng Superman kasi Superman yung nakikita ko para hindi ako malito. So, guess nyo na rin yun. Okay, so halimbawa, kapag ganito, kapag wala kayong layer 1, nasa background talaga yung subject nyo, all you have to do is click Ctrl J para madouble siya at ma-flip nyo siya. Kasi yung background is nakalock yan eh. Okay, nakalock. So, para ma-flip nyo siya, Ctrl J para mag-duplicate and then ma-flip natin. Edit again, go to edit, transform, and flip horizontal again. Tingnan natin kung mas bagay. Tsaka, saka ko i-move yung aking face. Si layer 2, or kung anumang layer yung face nyo. Mas bagay ba na kaganyan? Para mas gusto ko yung kanina. So, Ctrl-Alt-Z for undo, continuous undo, Ctrl-Alt-Z. Okay. Okay na lang to. Sige na lang. Huwag na natin pagandahin. Basta ituturo ko lang sa inyo kung paano mag-face swap. Now, Ctrl-T again para i-adjust ko lang ng konti. Okay. Now, eto na. Remember, dapat meron dito si Superman mga space para maganda yung pagkakablend kasi i-blend natin sila. Yung kulay ko at saka yung kulay ng subject or si Superman dapat magkaroon ng blending. Pero hindi yan mapiblend ni Photoshop kapag masyadong malapit siya sa hair or ano, dapat lagyan natin ng space. So, babawasan natin yung aking mukha. Gagamit ako ng eraser. Make sure na yung hardness niya is naka 100%. Okay, so ulit natin ha. Pinindot ko yung eraser. Hardness 100%. Okay, and then bawasan natin yung size ng eraser. Mag-erase tayo para may space si Photoshop para mag-blend later kasi medyo na sobrahan ko. Yan. At saka dito din. Parang hindi ako confident na maganda yung kalalabasan kasi parang ang pangit ng picture na napili ko. Okay? Dapat good quality picture din pala yung pinili natin. Okay? Nakalimutan ko kaninang ano, isabihin. Now, ito na. And then, konting adjust pa. Parang hindi pa ako satisfied na magiging tama yung ano na mukha ko. Ay, parang gusto kong palaparin yung mukha ni Superman na lang. Okay? Ayokong palaparin yung mukha ko eh. Ah, ayokong panipisin yung mukha ko. Ayokong mag-ano. So, palalaparin ko yung mukha ni Superman. So, Ctrl-T. Ha, madali lang. Kinlik ko lang yung, ano, yung layer ni Superman. And medyo ganyan lang. Adjust lang. Huwag ka magpipindot ng shift. Para medyo lumapad naman siya. Alam niyo na kung paano yun mag-ano. Mag-resize. Okay? Ilang beses ko na naituro sa Photoshop. So, ito na. Click again yung layer 2 yung akin. Ay, nako. Para sa tingin ko talaga ang pangit nito. Sige lang. Then, resize ko ulit. Gusto ko rin kahit paano, kahit practice. Gusto ko rin kahit tutorial lang, medyo okay naman yung kalalabasan niya mamaya. Now, eto na. So, halimbawa, satisfied na kayo sa pag-resize nung face nyo at saka nung subject nyo ba yan? Or ganon. Now, may gagawin tayong contraction. Okay? So, hindi ko na-explain kung ano ba ng purpose ng contraction. Basta gawin nyo lang yan kapag nag-face swap kayo. Ganito lang yan. All you have to do is click Control. Okay, click Control and click on the middle of the box ng inyong layer kung saan nandun yung inyong face. Okay, again, Control and click there sa middle ng box kung saan yung face nyo nandun. Okay? Okay, ito na. So, ito na siya agad. Ibig sabihin, masiselect na yung edges ng aking mukha. Iko-contract natin. Sa contraction, kayo ang yung parang guessing lang. Wala talagang standard siya. Okay? Parang guessing lang. Igigess nyo lang
depende sa parang sa tinyo resolution nung inyong picture. So ganito lang mag-contract. Punta lang ng select, modify, contract. Pero bago nyo pindutin yung contract, pindutin nyo muna habang nakaselect yung mukha nyo, pindutin nyo muna yung subject. Okay? Kasi dyan kayo magko-contract sa subject. Parang guide lang yung face nyo kung ano kalaki or gaano kalaki yung i-contract na, sa subject. Okay? So parang medyo ano, hindi ko alam kung paano ko talaga siya explain, basta gawin nyo lang yung advice ko. Okay? Click. Pagkatapos nyo i-select yung face nyo kanina sa pagpindot natin ng control, click the subject na hindi nakalock. Huwag yung background kasi nakalock yun. Yung subject na hindi nakalock, click nyo para ito yung magiging activated. Punta kayo sa select, modify, and contract. Now, dito kayo mag-decide. 2 pixels lang ba yung i-contract? 3 pixels, 5 pixels? Depende yan sa resolution ng inyong subject. Okay. So, try natin yung 2 pixels kasi dapat from original size niya sa mukha nyo, liliit siya ng konti. Konti lang. At kapag nag-blend kayo later on at parang hindi maganda yung kinalabasan, Ctrl-Alt-Z lang kayo, continuous undoing lang, and dagdagan nyo yung contract number. Okay? Ganun yung gawin natin. So, try natin yung number 2. Yung 2 pixels. Okay, so kung makikita nyo, lumiit ng bahagya yung pag-select ko, okay, sa edges ng aking face. Then from there, magde-delete tayo. Click delete. Ibig sabihin, mawawala yung ganitong size, mawawala sa face ng ating subject. Okay? So, i-off natin ito yung background para makita natin. Off the background. Control D para ma-deselect yung face. Off your face. And eto na siya. So, may kinuha tayong part ng face ni Superman or nung subject. Okay? On natin ulit. Don't turn on the background anymore. Okay? I-blend natin silang dalawa. Kasi kapag in-on mo yung background, yung ano ko yung kasi yung nahalata ko kapag nakalimutan kong i-off yung background, may background pa rin siya. Parang nalilito si Photoshop. Parang hindi maganda yung blending niya. So, eto na lang. Hindi yan tested. Baka lang. So, off your background. So, si subject at saka si layer 2 or yung face mo na lang yung matitira. And then, click control and click the 2 layers para ma-active yung 2 layers. So, kung ito yung active kanina, click control and click the next layer. Kung ito lang yung active, click control and click the face. Okay? Dapat active silang dalawa. Okay? Now, pag active nila, go na kayo sa edit. Auto blend layers. Auto blend panorama. And then, panorama yung pipiliin. Huwag yung stock image ha. Panorama. And then, click OK. And hopefully, maganda yung blending ni Photoshop. Kapag hindi, pili tayo ng ibang picture. Kasi hindi maganda yung quality ng picture natin. Okay, try natin. Oy! Nakita nyo? Diba parang na-blend ni Photoshop yung aking mukha. Kaso nga lang, ganun nga sabi ko, hindi tama yung ating pag-contract. So, try natin. Ctrl-Alt-Z. Ulit. And then Ctrl-Alt-Z ulit hanggang sa bumalik yung original na mukha. Try natin i-off yung mukha ko. Bumalik na. Ctrl-D again para ma-deselect ito. And then i-try natin na i-choose ulit yung mukha at i-contract. Repeat lang yung kanina ang ginawa natin. Click Ctrl. Click the middle of the box. Selected na yung ano natin, yung ating mukha. And then, make sure na na-activated nyo yung, ano, yung subject. Click select, modify, contract. Try nating bawasan kung saan siya mas maganda mag-blend. Okay, bawasan natin. Gawin natin 1 lang yung contraction, 1 pixel. Kasi pag 1 pixel, parang wala siya. Uy, parang hindi naman siya nabawasan ata. Sige na lang, try natin yung 1 pixel. Pero pag hindi pa rin, try natin yung 3. Okay? So, minsan, chamba na rin yan sa first try mo pa lang eh. Pero kapag try ka ng try, hindi ka pa rin satisfied sa pag-blend niya, may tuturo ako sa inyo na ano, na correction tools, okay? Later. Ito na. And then, nag-contract na tayo. Remember, active yung ating second layer. Click delete. Control D para mag-select. And then, ito na. Kung gusto nyong i-double check, i-off nyo lang yung face nyo, makikita nyo. Walang mukha si Superman. Click control. Click both layers. Go sa edit.
auto blend layers. Auto align yung napindot ko. And then, click OK. Panorama yan ha. Click OK. Oh, pangit. So, Ctrl-Alt-Z, Ctrl-Alt-Z. Ctrl-Alt-Z, mas maganda pala kapag mas malaki yung contraction. Okay. Okay, so pangit. Balik tayo. Select, modify, contract. Lakihan natin. From 2, gawin natin 3. Okay, delete. And then, okay, so parang mas maganda yung 3. Kaso tingnan nyo ha, hindi ganun kaganda yung ano, yung angle ng aking mukha. Okay, so kaya nga sinabi ko sa inyo, mas maganda kapag medyo magkalapit yung angle na pipiliin nyo. Okay, para parang totoo. Or pwede nating ano, i-puppet warp ito. I guess, pwedeng puppet warp. So additional na lang na tutorial to ha. Gagawin ko na lang ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano mag-puppet warp para maganda yung angle natin. So, eto na. Halimbawa, Ctrl-Alt-Z ko siya hanggang sa bumalik yung face ni Superman. Okay? So, eto na. Halimbawa, dapat medyo naka-side. Dapat ito yung, ano ko, yung left. Ano ba to? Yung nasa right side ko. Sa right side ko kapag ako yung nakatingin. Dapat ibaba natin. So, punta lang tayo sa edit. Meron diyang puppet warp. Okay? Puppet warp, and then ang gagawin natin, maglalagay tayo ng, and then halimbawa, ang maglalagay ka dito ng lock. Okay, lagyan mo na ng lock. Pag nag ito ibig sabihin, ito yung part na hindi gagalaw. Paglagay mo dito ng lock again, and you press the pin, you hold the mouse to press to hold the pin, pwede mo siyang i-move. Yun, pwede mo siyang i-move ng ganyan, pwede mo ganito. Pero, dapat, alam mo kung saan ka maglalagay ng mga lock na maganda yung pagka-warp mo. So, cancel ko muna to. Halimbawa, isa pa. Okay. So, para hindi ito mag-move, maglalagay ako ng mga pins dito para hindi siya mag-move. Kasi ito lang yung mumove yung kilay ko lang. Okay? Lagyan natin ng mga pins lahat, i-secure natin na hindi siya mag-move. Pati yung ilong ko, baka maging tabing yung ilong ko. And then, try natin, lagyan ng pin dito at dito ako mag-move. Yun, nag-move ako ng konti, binaba ko yung kilay ko dyan. So, ibig sabihin, hindi ito nag-move yung iba kasi nga, nakalock sila. Okay, so extra tutorial na lang yan sa puppet warp. Okay, hopefully, try nyo. Try nyo na lang paglaruan. Okay, check natin kunwari, ha? Yun, medyo bumaba yung ano ko yung kilay ko, no? Pero, yun nga, nasira naman yung mukha ko. So, kaya nga sabi ko kanina, huwag na lang tayo mag-puppet warp. Dapat medyo magaling ka talaga mag-form sa puppet warp. Okay, yan yung ginagawa nila kapag gusto nilang palakihan ang kanilang boobs. Yan. Ano pa? Bawasan yung kanilang bewang. Yan. Bawasan yung bewang, palakihan yung kung anong palalakihan dyan. Ganon. So, yan yung actually mga purpose ng puppet warp eh. Pero hindi ko siya masyadong ginagamit kasi hindi ako satisfied sa result. Hindi ako ganun kagaling sa puppet warp. So, ito na. Halimbawa, ganito na yun, ano? So, para mas maano ulit kayo, ano nga ba ulit yun? Para matandaan yung process natin, make sure na make sure na naka-activate yung subject, and then press control, click kayo sa gitna ng box, ayan, and then select, modify, contract, okay si number 3 kanina sa ating pag-test. Basta make sure na activated yung ano ha, background ha. Click OK, contract na siya, and then magdi-delete tayo sa background. So, Control D para mag-deselect. And then, select them both and edit auto blend layers. Okay, hopefully parang okay na sa akin yung ganito. Okay, eto na lang yung mukha ko na lang, ay yung bibig ko na lang, hindi siya naka-align dito sa chin ni Superman. Okay, so eto na. So makikita nyo, may mga konting ano, imperfections lang naman. Dito na papasok yung si background natin kanina. I-on mo lang si background. Ayan. Pag on mo kay background, medyo tatakpan niya na ng konti. Pero syempre, kapag hindi ganun kalinis, eto yung gagawin natin. Tuturuan ko kayo ng mga correction tools. Okay? Click mo muna si background. Gaya ng mga previous tutorials ko, sabi ko,
make a duplicate always. Huwag kayong magbaba, huwag niyo muna siyang i-merge sa background. Baka baka gusto niyo ulitin, okay? Control J for duplicate, and then i-merge natin 'to lahat from background copy 2 hanggang sa face ko. Okay, or sa pinaka first layer. Para mag-merge, siyempre select them all. Halimbawa, click ka sa background, click control, click them all, or click sa background, hold the shift, and click the first layer para ma-select lahat, and then control E for merge. Ayan, na-merge na siya. And meron tayo dito ang correction tool. Ito yung parang band-aid, spot healing brush tool ito. Okay, okay naman yung size ng brush ko. Yun, i-ano mo lang, i-brush mo lang. Ito, dapat liitan ko yung brush ko. Bakit, kamo? Kasi tatama yung edge niya dito sa eyebrows. So, malilito si Photoshop kung ano ba talaga yung ginagaya niyang edge. So, medyo liliitan ko siya. Para yung ibig sabihin yung gagayahin niyang edge, yung gagayahin niya is yung edge ng balat. Yun, okay. Ito din. Yan, yung mga ano, imperfections. Maayos natin. Mga pimples nyo, pwede nyo alisin. Spot healing tool. Ayun. So, nakita nyo na. Dahil parang ano, syempre si Superman medyo kulubot na. Ako hindi pa. Ito pa, no? Pwede natin bawasan yung kulubot ni Superman. Okay? So, try natin, ha? Ayun. Pwede naman yung spot healing tool, eh. O, pangbawas ng kulubot para ano, para naman parang hindi, walang masyadong ano, forehead lines. Ayun. So, yan. So, ganito lang kadali mga kabantay, mag face swap. Okay, so medyo tumagal lang tayo kasi nagturo pa ako ng puppet warp, etc. Pero actually napakadali lang. Para patunayan ko sa inyo kung gaano kadali mag face swap, uulitin ko yung procedure, hindi ako mag-discuss. Try natin orasan. Okay, kung gaano ka tagal yung ano yung face swap natin. Okay? So better siguro no. Okay, so try natin ha. Pero hindi ko makikita kung gaano katagal. Okay, sa post-edit na lang natin makikita kung gano'ng talaga siya katagal. So, ulitin natin. Okay, so ganito yan. Okay, ulit tayo from the beginning ha. And then, timer starts now. Ito na, click the polygon lasso tool. Okay, choose your face. Medyo lilitan ko na lang. Okay. Oh, close. Control-C. Then, Control-V. Better, i-duplicate ko na si background para safe na tayo. And then, resize ko siya. Yung advantage pa nito kasi nga, alam ko na kung ano yung tamang pixels na gagamitin ko. So, okay na. Okay na rin yan. Okay na ako sa ganyan. Okay na ako. Kung gusto ko lang. Sige na lang. Para ay sisirain ko na lang yung proportion ng aking mukha. Okay, and then, bawasan ko lang yung konti yung ano, kilid. Eraser, bawasan natin dito. Bawas. Okay, medyo tumatagal lang sa ginagawa ko, pero hindi. Bibilisan natin 'yan. Filter, select contract. Alam ko na number 3, very good. And then delete, control D. Select them, edit, auto blend layers. Okay, and then voila, eto na. Wow, ang ganda. Okay, so naka pag-face swap na tayo. Tingnan nyo na lang sa timer natin kung gaano katagal yung pag-face swap. Napakadali lang mag-face swap. Okay? So, ayan. So, Sir Alfie Pia, hopefully, satisfied ka sa ginawa nating tutorial. And, mga kabantaye, huwag kayo mahiya na mag-suggest pa ng mga tutorials natin in the future para at least alam ko naman kung ano yung mga gusto nyo matutunan at maituro ko sa inyo. Okay? So, eto. Mukhang Superman na ako doon. Okay na yun. And don't forget, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification button para kapag may bago tayong mga tutorials and mga episodes, at least manonotify kayo. Please keep on supporting us, okay? Kasi yung aming channel is more on education, okay? Educational yung aming channel. Okay, so hanggang sa susunod ulit na episode ng Bantaye! Bantaye!